halo lang tayo ng bonggang bongga. Kumusta kayong lahat? Almost weekend na po. Ayan, malapit na mag-weekend. Excited na ba kayo? Ako din, syempre excited na. Ngayong araw na to, napakasarap po ng ating ginawa. Kakaiba naman sa mga nauna nating mga recipe. Nag-try po tayo ng isang napakasarap na no-bake banana cake. O, diba? Hindi na natin kailangan ng mga oven. O, diba? Kailangan lang natin ay steamer. And natutuwa po ako sa naging resulta kasi mga comers, first time ko po na mag-bake at ito ay no-bake pa. O, diba? Steamer lang yung ginamit natin. Ayan. Ito ang bunga na pinaghirapan ko nung isang araw sa palengke. Grabe yung effort, nakakangarag talaga na bong. Para sa ating no-bake banana cake, kailangan natin ng all-purpose flour, mga 1.5 cup. Kailangan natin ng 1 tablespoon ng baking soda. Kailangan natin ng 1/2 cup ng brown sugar, 1/2 cup ng white sugar, 1/2 teaspoon ng salt, 4 to 5 pieces ng banana. Yung hinug na po, depende sa size yan. Ito medyo medium size siya, so 5 yung gagamitin ko. Kailangan din natin ng 2 itlog. Kailangan natin ng 1/2 cup ng cooking oil or butter. Mag-a-add din tayo ng 1/2 cup ng milk. At for add-on, ito optional po, magdadagdag din tayo ng 1 tablespoon ng crushed na peanuts. At ito rin ay optional, 1 kutsarita ng banana flavoring. Ayan po ang ating mga kailangan para sa no-bake banana cake. Ayan, balatan natin mga kamers ang saging. Ayan, so ito ay hinug na talaga. Pero hindi naman siya sobrang overripe. Kailangan lakatan mga kamers ang gagamitin natin ha. Medyo may kanipisan yung saging. So pwede nating dagdagan yan. So, ayan. Tapos, dudurugin lang natin siya. Napakalambot, madaling durugin. Mash lang natin siya. Ayan, mash na. Parang gusto ko pang dagdagan pa ng isa pa. Kasi para mas madami tayong magawa. So, itong mixture na to magiging 6 na. Dagdagan lang natin ng 1 kamers. Parang nalilibang kasi ako. So, ayan. Mash na siya. Ilagay na natin ang itlog. Tapos, ilagay na natin ang butter. Ilagay natin ang brown sugar. Ilagay natin ang white sugar. Tapos maglagay lang tayo ng mga 1 kutsarita na banana flavoring. Pero ito, kamers, hindi naman siya necessary. Optional lang siya. Ayan, para mabango lang siya, di ba? Gusto ko kasi yung amoy ng banana flavoring. Ayan. Tapos, haluin lang natin siya. Ayan, halo-halo. Pag may napansin pa kayong buo na banana, pwede ninyo i-mash pa ulit. So yan, ayan yung ating liquid mixture. Ihanda naman natin yung ating powder mixture. Para sa ating powder mixture, so, yung 1.5 cup ng ating all-purpose flour, lagay na natin yung baking soda, 1/2 teaspoon ng salt, and
idagdag na rin natin yung crushed peanuts. Again, optional po yan. Tapos, mix-mix lang. O, diba ganun lang kabilis? Ihalo na natin siya sa ating liquid mixture. So mga kamers, haluin na natin gradually. Aray! O, diba? Haluin na natin gradually yung ating mixture. So ilagay na natin yung ating powder mixture natin. O, diba? Sa kabila ng pagmimix na to, itong egg whiskas or egg whisk na to ay may halong kwento. Makikita rin ninyo or mapapanood ninyo yan. So, halu-haluin lang natin siya. Ayan, medyo lumalapot na yung ating mixture. Diba? Parang ganun siya. Ay, hindi naman pala masyadong kailangan. Halo lang tayo ng bonggang-bongga. Hoy! Ano na naman yan, ha? O, diba? Naglalambingan na naman yung mga asa ko. Ayan, haluin lang natin. Mas better pa to. So, ayan, kamers. Mukhang ready na ang ating banana mixture. Tapos, lagyan din natin ng gatas. Diba? Para mas makarema siya. Halo lang uli. So, ayan. Mas nagiging maganda yung paghalo natin. I-blend natin ng mabuti. Ang bango. Ayan, kamers. Ready na siya. Ihanda na natin ang ating llanera. Okay, mga kamers. Ito ang ating llanera. Ito ay XL size. XL size na llanera. Lagyan natin siya ng cooking oil. Pahiran natin. Dito sa mixture na to, mga tatlo, kung kakasyo yung gagamitin natin. So, ayan, isa. Lagyan na natin siya. Mukhang kasya na siya dito. So, ayan mga kamers, dalawang llanera yun. So, mga kamers, i-steam na natin yung ating mixture ng banana cake. Bali, ang ginawa ko, siyang tatlo kasi yung mixture niya, parang alanganin ako na masyadong puno kasi baka umamaya umalsa, diba? Aapaw siya. So, ginawa natin tatlo. Ayan. Ayan yung unang layer. O, diba? Ito yung pangalawa. Ang cute nung steamer, mo. Ayan, love ko yan. Tapos yung pangatlong layer. Send ko natin. Ayan. So, ayan na. Mag-umpisa na tayo mag-steam. Mga kamers, i-steam natin siya ng 45 minutes. Asan yung 45? Ayan. So, ito yung level ng tubig niya. Pwede tayong magdagdag ng tubig dito. Ayan. Ang cute, no? Nabili ko siya. Yung nakita ko siya, hindi ako nag-alangan na bumili. Kasi parang portable siya at maganda siya gamitin. So, ayan. Balikan natin siya after 45 minutes. Ayan mga kamers, natapos na yung ating buzzer. Tumunog na siya. I-check na natin ngayon yung ating banana cake. Medyo majinit. Ayan, umuusok-usok pa, diba? Tingnan natin kung luto na siya. Ayan, wala nang dumikit. O, diba? Ang ganda ng itsura niya, parang ano, caramelized yung coating.
Ayan, luto na siya. Palamigin lang natin ng konti. Super excited ako kasi ito yung first time ko na mag-bake. Ayan mga kamers, dun sa ginawa natin na mixture, nakagawa tayo ng tatlong Llanera. Ayan, nakakatuwa. Ang ganda ng itsura niya. And hindi ko talaga maisip na ganito yung kakalabasan niya. Hindi siya sobrang moist. Tama lang yung consistency ng pagkakabake niya. Ayan, titikman natin ngayon. Ito siya. Ayan o, oh, ang ganda. Ayan. Mmm, ang fluffy niya. Ayan o, oh, tapos, syempre hindi natin tinipid yung saging, kaya malasang malasa siya. Diba? Mmm. Ang sarap-sarap niya, kamers. Sobrang tuwang-tuwa po ako kasi talagang first time kong gawin to. And success siya, nakakatawa, diba? Alam niyo, may mga bagay na talagang pinaghirapan mo tapos makikita mo ang ganda ng resulta. Di ba? Nakakatawa. Yay! Nagpapasalamat po ako kay Martin Davo. Yay! Salamat po sa comment box ko po. Yung napaka-supportive niyan. Ayan. Maraming salamat po. At gusto ko rin pasalamatan ang aking mga kaibigan na patuloy na nagsusupport sa ating mga sa ating channel. Nandiyan si Eric. O, di ba? Mga taga rito sa JR. Ayan. Maraming salamat. Laging inaabangan yung ating mga ginagawang content. Maraming salamat po. At sa susunod na yung ibang pagbati, huwag niyo pong kakalimutang mag-like, thumbs up, at mag-comment. And syempre, mag-subscribe and hit that bell button. Ayan. Importante po sa akin ang inyong mga comment para sa mga suggestions at mga gusto ninyong sabihin tungkol sa ating content. Maraming salamat po and looking forward na kapag bake pa tayo ng no-bake, maghahanap tayo ng iba pang mga recipes. Maraming salamat po and see you!